Sir Polly. Yes, sir. Ayan. Okay. Primal Beast intro pick para dito ngayon sa G2IG. Mm-hmm. Itong G2, ngayon ko nga lang itong mapapanood actually. And hello, sir. Ayan. Sir Happy, kamusta ka naman? Ito, umabot ka. Boss, long time no see, Sir Happy. Gutom ako eh. Gutom ka. Ako din. Long game ba na? 3 games ba naman kayo eh? 3 games, 4 hours per series. Sarap niya, doy. So, Taskar agad ang sagot dito ng Team Spirit. Kasi ito kung sino manalo dito, extreme ang kakalabanan. Mabigat. Diba? Mabigat. Mabigat yung araw nito ngayon. Sa both teams, no? Sino manalo dito, parang meron pang bigger problem na haharapin. Yan. Hindi lang ano. Ito parang yung ano, Team Spirit, parang gine-gatekeep sila ng ano, yung China, no? Ito yung IG. Parang nakakaawa na yung tipong 6-0, sobrang linis ng group stage. Then tapos, pagdating lang ng... anong tawag doon? Yung sa seeding. Yun. Sa seeding. Yun, over bracket kayo bigla ang ending. Kumbaga, ang perfect ng game nyo sa group stage, sabay lower bracket na kayo mag-start. Ang malala nun, yung lumaglag sa inyo, nauna pang nalaglag. Yun nga, yung launch, diba? Kahapon. Yung pa yung pinili nila. Oo. Oh. Na kalabanin na kontrapelo pa sila. Ay, naku, inaantok kay Mepos. Mahirap yan. Ito, gising na gising. Ito, gising na gising talaga to. Siyempre, for Team Spirit, ready sila dito ngayon, mga kaibigan. Tagal nila magpahinga, no? Medyo 1 to 2 days ata. Alos, oo. Oh. Diba? So, sure yan, nakapag-prepare sila. Huwag lang lalabas yung mga tinker, no? Itago na nila yun. Ngayon na ako nakakita ulit ng Primal Beast, actually. Hindi naman to yung parang binaban out din, pero for G2, naging priority pick nila. Siguro na-flex na rin nila at the same time. Yes. Uh-oh. Nating to si Chaka sana, no? Mm-hmm. Si JT. JT, yes. JT, hero niya rin talaga yan. Mm-hmm. Ah, okay. So, Shadow Demon, isa to sa naging tool kanina ng Heroic para manalo sila ng game number 2. Pero... kinulang eh. Kinapos. Ay, game number 2. Game number na ata yan. Yeah. So, Taskar. And ano bang kasama niyo dito? Wind Ranger? Dahil mo pwede eh. Siguro yun nga, mga Wind Ranger na lang ata. Baka magmira-mira. Kung sanayin sila sa Mirana, di ba yung Team Spirit? Oo, laman naman. Si Yatoro, baka magmira-mira na lang din dito eh. Mukha nung trip ni Yatoro. Pwede naman. Isa siya sa mga nagpopularize dun eh. Mirana kayo. Ayan na. Speaking of Mirana, Matic. Ayan na nga, sasira dun. Kumbaga, mayroon ka ng drinking buddies, di ba? Mas lalo mo pa ma-amplify lalo yung Mirana. Kung sakaling ito yung safe lane. Oo. Malaki naman yung chance kasi parang ito na yung magkasama sa lane nila. Combo na, ano? So for G2IG naman, ano ba magiging answer nila dito? Siguro, na-foresee na din nila na Mirana yung pick dito ng Spirit since lumalabas na din yan. Ano ba ang kanilang magiging answer ngayon? Monet? Si Monet? Siguro mga Wind Ranger lang kata ulit. Wind Ranger or mga Luna, mga ganun lang yung mga typical na nagiging answer kay Mirana. Ma-out-carry mo naman, ayun na, threat lang doon. Threat? Pang-balance lang. Alam okay lang. Ba? I mean, at least meron kang pang-hold sa Mirana, di ba? Hindi, malakas na talaga yung threat ngayon. Ang dami pwedeng iyan eh. Ibago iyan sa kanya eh. G2IG. Luna ata ito. Ganda na kasama mo eh, no, Trent? Ayaw mo na mag-lina sa ginoto dahil merong Taskar. Kumbaga, yes. Madali ka pa rin makontrol. Merong disable kahit may BKB ka. Mm-hmm. At least yung Luna, merong defensive skill, yung glaives, at least yung damage reduction. Wow. Mas afford niyang makasurvive. Tapos ganito yung kasama niyang hero sa game, di ba? Puro mga beefy, yung haharap. Oo. Pero kung sakali mag-Wind Ranger to, kun ka. Ginagamit din naman dito ni Collapse. Oh, ayan. Pwede nilang kunin yun. Sila magandun. Or Doom. Which is banned pala. Tsaka kun ka. Eh. So parang, ano to? Wind Ranger na ba ito? Anong pwedeng sagot pala lang ano? Collapse. Ay ng Team Spirit if ever. Siguro Slugger Snapfire. Pwede pick dito ng ano? Team Spirit. Combo, no? Hero naman nila Collapse eh, di ba? Snapper tsaka Slaughter. Pag wala sila mahiro, The usual, mga ano lang, Centaur, ganun kapag mga Wind Ranger, di ba? Kasi nga, yung Retaliate, gawa ng Retaliate. Kung strip mo mag-Blade Mail, okay lang din. Pero kahit hindi, goods lang din naman. Okay. Hindi, okay rin ginawa dito ng G2. Hindi mo na nila na, nireveal yung hero ni Monet, no? Sayang eh. I mean, nasa kanila yung, ano ba ito? Eating trick ba tawag dito? Siya, di ba nalang itago yung safe lane nila eh? Snapper lang. Last pick na lang nila, no? Sa ano? Sa second phase. Mm-hmm. So, Mars. Ayun. Steel pick in a steel way. Steel pick, yep. Mm.
Okay na rin. Ina-expect mo eh na pwedeng ang yung mga range safe lane. So, Mars always good naman ta sa mga ganong carry. Trent, di ba? Mamaya, isang ulti mo lang din yung ano. Sira na agad yung puno. Sira na yung mga puno. Nabanggit din ni Kimo against Ewind Ranger. Okay. Ah, yun nga. Yung Arena of Blood kasi, di ba? Yung way na nabablock mo yung mga attack projectile. Yes. So, di ko sure kung pipilit pa rin dito yung mga Jita ng range. Pero, feeling ko okay pa rin naman. Like yung mga Luna, yung tipong kayang lumin din na maayos. Wind Ranger, pinakabaano lang talaga si Wind Ranger, pinaka-safe pick lang. For G2. Ah, for G2. Hero rin naman na eh. Bagay, maganda naman din kasama mo dyan. Trent naman yan eh. Hindi ko lang alam kung anong ipapartner dito ni Lacolaps. I mean, kay Mira. Baka naman Tinker huli yan. Itago mo din, Idol. Kung magti-tinker sila dito, siguro one na lang sila ng... Ano, medyo aggressive na mid din. Kasi yung offlane naman niya, sakto lang, Mars na mga kasama mo eh. Invoker lang, okay. Invo. Ano to? Taga-buff. Mas lalong ma-amplify yung damage ng Mirana. If ever na, ito nga yung Mirana nga niya to. Okay na okay kasi Mirana sa game eh. Siya rin yung hero na kayang-kayang i-deal yung egg, gawa ng attack speed ng Lip, lalo na pag nakuha mo yung 15 talent. Sarap magano dito, invoker. Ayun na ka, nilabas na yung Luna. Ni Monet. Luna pa din, ha? Okay. Okay, so 68% win rate nga yung Luna natin. Medyo bumaba yun, no? Yung win rate dito ni Luna. Medyo nakapag-adjust na kasi yung ibang team, eh. Saka padami na rin kasi napadami yung pick sa Luna, syempre. Yes. Hindi naman all the time na panalo lagi. Dati kasi, I mean, yung nakarang araw, eh, no? Medyo hindi pa sanay yung ibang teams, eh. Ngayon, naka-adjust na talaga. 10 seconds remaining. Task. Mars, anong pwede naman dito kaya na? Kay Mira. Pwede pa rin kasi i-post for itong Mirana. Tapos kuha pa din ang ibang carry yung team spirit. Hindi, mas okay na yan. Safely na nila. Double lang yan. Mas okay ato safely na nila. Pero wala na silang ano eh. Makukuwang better na safe lane. Feeling ko. Mirana na nila. Nababan na din eh, no? Kita mo yung binaban dito ng G2IG. Actually, hindi na nga yan. Parang sa akin. Wala na, no? Okay lang. Kahit hindi nila iban eh. May Primal Beast kayo, may Trent, may... Ayun, dahil nilang panghuli sa Lina. Hindi, siguro sa Solar Flare din. Ibang link kasi yung Luna. Lina na ganun. Baka yun na lang, na baka ma-buff lalo. Lalo na, invoker. Okay. Mamaya may Alacrity rin to. Diyos ko po. Uy, nag-ano din pala. Nagki-carry in din kasi si... Radan. Si Radan. Eh, itago. Oh, okay. Itago na muna nila siguro. Ayun na lang talaga. Mirana kaya rin na to. Pwede ka mag-sniper lang to. Yung spirit. Pwede. Oo, oh, hanggang tinakaban, ano. Minsan si Mira nag-i-invoker 4 rin, 'di ba? Ginagaya niya rin minsan si Tofu. Malay natin. Okay na. Hindi, maganda na kasi yung invoker. Like sakaling maging Primal Beast mid lane, okay na si invoker. Sakto-sakto 'yan. Kumbaga titipihan mo lang kung magda-dive si Primal sa bottom eh. Ano 'yung mga ganitong ban? Ember, Riki, wow. Invoker mid to eh. Inbo mid. Naka-setup na 'yan for that mid lane. Now for G2IG, ano ba magiging reaction nila dito sa draft ng Team Spirit? Last ban. No kaya. Na support na lang ibaban mo diyan. Or sniper carry. Na lang ba, no? Sniper pwede rin. Kay Mira, no? Or snap para at least kahit sabi mong may Mirana na kasi kung may Shatter din sobrang mawawalan ng game yung Phoenix dito eh. Mag-run ka ng Phoenix 4 eh. Trend protector yung 5 mo eh. So parang yung kung 4 mo takot na takot mag-ulti dahil nga sobrang daming pwedeng counter. Parang wala din. Mas okay yung game nila sniper, no? Kaysa sa snap. Yung sniper kasi sakto pa sa arena, 'di ba? Meron pa silang combo. Saktong-sakto. Huh. Snapper na rin natin talaga. Banya na yan. Huwag na ano yun. Huwag na palabasin pa. Huwag no? Na makompligado pa. Bagay. Teamfight twice. Meron silang arena. Sakto-sakto. Ultimate Skizzes, no? Nagbe-benefit talaga dito ngayon yung Team Spirit. Pero Draw Ranger ang bina nila dito thinking na carry pa rin ang possible na kulang dito nga sa Team Spirit. Baka dahil ito sana magiging last pick nila sa G2. Open pa ba yung mga Dragonite? DK is actually DK open. Pwede pa nga mag-DK, no? Tapos offlane. Void, Void Spirit. Spirit. Parang nonsense tata ng buwan nilang ng ano, na draw. Kung ganyan naman yung hero nila. Di ba kayo iniwasan lang talaga nila yung super buff na nangyari yung Solar Flare, Alacrit, tapos Draw Ranger yung mangyayari yung iba buff mo, no? Ayun na. So, Void Spirit nga po. For the last pick of G2IG. Nakita ko rin pala sa ano to, no, sa Talon, yung Mirana ni, ano no, ni Jokam, grabe, di ba? Mm, sa versus Betbomb.
lang yan, sinosolo ko yung carry. Basta makuha mo yun, no? Yung 20 talent, yan talagang sobrang lakas na ng Mirana. Then kasi by the time, level 3 na rin yung ano, solar flare. Sobrang taas ng damage yun. Ibang Mirana ginagawa na eh, yung 4, dalawang bracer, tapos drums, di ba? At tapos arcane. Yun, tapos ang kasama mo naman kasi is Mars, so may kill potential pa rin kayo parehas. Di ba? Okay din yan. Tapos pick na lang sila ng... Dark Willow. Mireshka na lang. Wala. Ano lang si Mireshka. Well, para sa primal na lang din. Eh. Mabubus mo din to nung solar flare. And on top of that, yung control. Saktong-sakto yun. Sa hero ng ano? Sa hero ng ID. Arena, terrorize, di ba? Yung ganong combo. Matagal naman na yan. Known na yan. So, okay lang naman yung ganong idea na naisip dito ng spirit. Tsaka yung mga Bramble, di ba? Alam mo naman yung mga Void Spirit. Ultima ayaw na yung, ayaw niya nung root. Ultima to si ano, Primal, di ba? Primal best. Tsaka sa lane, itong Mars Willow. Subok naman na to, di ba? Pero game 1, siguro mag-spirit ako. Spirit ako? Spirit ako. Lista mo na yan? Yun, no? Lista mo na yung spirit? Ayop ka. Lilista-lista ka na naman. Kahit yung teammate mo, niluluwa ka na. Sama lang tingin ni Polly sa'yo. Dahil nakasaman kasi ng hero na spirit, grabe naman yun. Sa yung last pick pa lang nila, sobrang sulit. Na, sulit mga ganitong series, medyo pwede mong ano eh, pusuan yung lista. Winner ni match winner ni Rappi. Maganda sa mga over-under. Lista nyo na yan. Lista na. Okay, okay. Oh, naplano ko yun. Kung mag-alapag tayo dito, si Rappi muna sa... Ano yun ko yun? Kaka-try mo na lang. Oo, kung ano yung... Pataka mo na lang, ano? So, yun nga. Kaya na muna. Hindi, ikaw muna. Ano ba naman yun? Gamitin na natin yan. Pakinabangan na natin. Titignan muna natin yung theory natin kung tama. Duration, ano tingin mo? Duration? Under ata sa duration. Under, sige. 39. Kaya, ano counterpart ng ano yun? Pwede niya counterpart. Over 39. Over 39, sige. Over 39 tayo. The counterpart. Yan na muna. Iyan na muna natin. Yan lang muna. Yan na muna. Titignan lang natin kung totoo ba talaga. 300. Okay. Testing the waters lang, mga kaibigan. Hindi na talaga nag-over, no? Pero ako, medyo okay ako doon sa under niya, pero gusto ko lang malaman kung totoo talaga yung sumpa. Testing the waters nga lang. So yan, marami-rami pang mga tabs. Okay na yan, okay na yan. Paging over lang. Nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo pa maglapag, meron tayong pa-bonus up to 12,000 pesos. Just use the promo code Kuya Nick. And again, ito po yung procedure kung paano po kayo makasali sa giveaway dyan sa 1xbet PH natin na group chat na sa may Telegram. Okay? So yan, bet lang kayo, screenshot nyo yung ticket, and then ipakita nyo lang, isend nyo lang po doon sa group chat. Uy, yun ang problema, Mark Gambo. Meron namang kape dito eh. Kaya okay lang yan. Kahit thank wala you, thank you. Magkikita rin naman tayo, magkikita pa rin naman tayo, marami pang tournament parating yan. Napakadami. Napakadami pa. Pag tinignan nyo. 13, 14, 15, kita kits din mga boss. Yun. Pinan rin kayo ng tickets, mga idol. Ay, tamo tayo mo. Aboli. Si ano pa? Sa ibang bansa nga yun. Ay! Ay, teka lang. Awit ka naman. So, has to come far away ba? Steady na sa ibang bansa. I think both sides picked very comfort, in their comfort zone. So, it depends on how they perform. And this first pick, Primal Beast, is this something which you think is a very strong, underrated hero? Or is this a answer specifically to Team Spirit and how they play? 关于你们第一首选了兽, 你是觉得这英雄非常强呢, 还是针对, Spirit 选出来的英雄? 就我们自己玩的顺手吧。 I think we're just good at it. Alrighty, we'll see. As other team, are they excited or are they nervous to play against the two-time champions in an elimination game? 面对, 双冠王, 你们队伍是紧张呢, 还是兴奋呢? 是什么样的感觉呢? 就反正大家在这里相遇, 我觉得都差不多吧, 跟他们头衔没什么关系吧。 I think that we're able to meet here, we're about the same. It really doesn't matter what title they have. Yes. Awesome, very confident. Thank you very much, Super. Let's get into the cast with Cap and SVG. Yan ang magandang mentality. Yes. Mindset lang, di ba? Mindset lang talaga. Even up against the defending champs, mga kaibigan. Natalo na nga ito, di ba? Ito, nalaglag sa lower bracket. Tapos, papaano ka pa, papapasid na ka pa. Yun nga lang, medyo galit na talaga itong Team Spirit. Oo, no? Ito na eh. One of the unknown heroes ni Collapse before pa man maging kilala siya sa Magnus player, Mars. Yung isa talaga sa mga best hero sa kanya. Binaban out talaga ito. Kung dati may Mars, ito, mayroon din Collapse na Mars. Mars. Nauna to. Nauna talaga. Yeah. Kasi nag-TI ito eh, di ba? Ay, nag-TI champion ito eh. Doon pa lang. Eh, so, yun eh, yung TI-10, binaband din talaga yung Mars yung time yun. Pero doon lumabas yung Magnus. Oh, nagalit eh, no? Ah, binaband niya yung Mars? Okay. I pick Magnus. Na-abuse eh. Pero
to, mid medyo heavy favor naman nata to kay Invoker. Kanina nakita na natin to JB, di ba? Oo. Same din. Malakas talaga sa lane si Invoker ngayon. Excited. Dati kasi late game mo pa siya asahan eh. Di ba? Like mid to late. Pero itong tawag dito, version na to ng Invoker ngayon, meron talagang mahihita yung teams, no? Planning wise. Hindi kasi siya yan eh. Yung tipong spell build na yung tulad ng dati na talagang taga-battle ng skill. Ngayon kasi stats yung nagiging approach mo. So yung right click yung isasign na habol mo rin talaga para ka nag-aaka sa carry na rin as Invoker. Ganun na yung nagiging ending eh. Lumalaban na eh. No? Mm-hmm. Dati eh. Wala. Tiga, Sunstrike. Tiga, kaya pinipick siya over TA eh. Kasi almost same lang naman ang nangyayari. And scaling wise, pero better to. Grabe si natin to say, ha? Anim na deny. Actually, kanina ko pa napapansin. Mm. Kahit ginagamitan ni Larl ng cold snap, nade-deny pa. Nade-deny pa din. Ibig sabihin, ganun talaga ka-adept si, nothing to say, sa Void Spirit niya, no? One of the best naman sa Void Spirit, yung attack animation, sobrang bilis. Sobra. Parang si Pango, no? Tsaka si Void, ayun yung dalawa, pagkamit. Sobrang dali lang lumasit. Yes. Mga boss, pwede po ba ako kinitikit sa High Ground? Yep, sa September 15? Pwede, yan. Pwede, bossing. Pero syempre, huwag mag-expect na may maabutan ka pa. If ever kasing maubusan tayo doon, wala tayong pang ano dyan. At baka gusto mo yung VIP. So, kung gusto mo lang naman na mauna, pwede ka naman mag-PM sa Koenig. Pinaka-tapest. Una, lalo na kung hindi ka naman mag-VIP, agahan mo. Para nga doon ka sa first 200, diba? Ano ba yan, JB? Pag bumili ka, ano na yun? Hanggang 50 na? Hindi, yeah, per day. Per day lang, okay. Tickets natin. So, pag bumili ka ng ticket, kumbaga 13 lang. 13 lang yun. Okay. So, yun. PM nyo na lang yung page para din mas masagot yung mga queries nyo regarding the tickets. Kita-kits mga bossing. Lapit-lapit na. Oh. And then, bukas, anniversary na namin. Or celebration, yun. Rather. Ng aming anniversary for the Lupon. Ano? Pero bumawi na kagad si Invoker dito. Naano nyo na kagad. Na-even out nyo na kagad, oh. Siguro pagka level 2, no? Pag may tornado ka na, pwede mo na talaga pang secure. Wala rin kasi siya mabatong matino eh. Cold snap, di ba? Level 1, no? Mamaya, pag matas-tas na yung wits, yan. Pwede nyo nang buli-bulihin pa kahit papano dito yung Void Spirit. Yes. Di naman din Nerd Spirit yan na nagbe-benefit sa Rolling Boulder. Napaganda pa yung ano dito, pull ni Trent. Nakuha pa dalawa na i-collapse yung lasit. May bonus pa. Pero medyo quiet, ha? Yung game na to. Mapifil mo eh. Sobrang crucial ng game eh. Yan. So may posh ka. Okay naman dito yung mga task talaga eh. Yung dalaking value na nakukuha ng mga teams. Grabe ginagawa ni posh ka dito. Talagang winawan diwan niya lang talaga yung Phoenix. Yun lang naman ang goal eh. Yung hindi madalawang hero yung carry mo, diba? Yung tipong pe-pressure siya ng two heroes. Kung 1v1, tas melee pa yung katapat, okay na okay sa square. Pero mo na eh. Sa punish top na pa. Iniwan lang na saglit. Pag inabot ka kasi ng Bramble, may next pantatama eh. Kasi pwede kang itulak lang sa kapila eh. Dalawa. Pwedeng dalawa. Ito, medyo ano sa kanila yun eh. Medyo off din sa timing kasi nag-pull nga si Trent. Nahuli lang ata ng Bramble doon si Tropa. Ano na mid lane, nothing to say. He's looking pretty good. Ayan, yun naman. Nagkakaroon naman rin kasi siya ng mga stats dito. I think ito yung mga cases na yung... Teka. First blood ba? Uy! Possible, pero... Grabe naman talaga yung ano, drinking bodies. Kompleto yun, no? May pang damage ka. May panakas ka. Pang reposition. Pang reposition. Buff pa ng movement speed. Oh, movement speed laking pa. Bag. May option ka kasi. Kung pwede, i-reposition mo yung Mirana or papalapit ka lang. Ikaw lang. Yun nga yun, kapag tinatagal yan. Kasi nga, no, yung Void Spirit, di ko lang kung nag-battle siya. Ah, nag-battle naman. Pero may mga cases nga kasi hindi nagbabattle. And I think ito yung isa sa pwede kapag ka-invore ka tapat, no? Kasi labanan kayo na nga dito eh. Stats lang eh. Pwede ka mag-brazel na lang din dito eh. Or mag-stick lang ka lang. Mag-stick ka lang, no? Mm-hmm. Sabayan mo lang. Matik naman yan. Iis pa mo ka lang. So 4 minutes in, mga boss. Wala pa talaga nagkakapatayan. Yes, then knowing G2IG, maingat din talaga to. Hindi talaga nagbibigay. Talagang ano to. Pa long game lagi to eh, yung G2. Sabi ko naman sa inyo, over eh. Ha? Over. Nag-over tayo, di ba? Under nga ako, pero nag-over kayo. Wow, tama. Siyempre, susuporta ko na yung over yun. Doon na tayo nag-put eh. Oo, yun nga. Pero ano, maganda naman yung under talaga. Like, tignan mo yung lineup ng Team Spirit. Sobrang bilis lang. Ito yung tipong pwede mag-dire-dire. Even same with G2. Kung sakaling maganda yung start nila, di ba? Pag lumalabang sila talaga, dire-dire lang. Di sila hirap mag-siege eh, yung magkabilang side. Ayun yung maganda dun. Huwag lang ka magba-back and forth yun, talaga. Alam man yun. Doon talaga shushot si Idol. Baka naubos mo naman na yung over mo kanina. Umabot ka na ng game 3 kanina eh. Wala, hindi naubos to. Hindi naubos to. Nagmumultiply pa to eh.
Nagmo-multiply pa. Pahusay, pahusay. So, collapse, heading for that fish boots. Then, medyo ano naman yun, yung timing dito ng Team Spirit na mamapatay nila yung Luna, ano na yun, nag-expired na yun. Medyo okay na kasi yung level 3 na yung trend dito. Okay, sa bagay, pwede matulungan, pero Nature's Grasp nila pag slow down itong si Mira, pero Phoenix join top lane, snowball palayo. And okay. Actually, parang pwede nilang patayin si ano dun eh, si Phoenix. Hindi, mali. Snowball kasi palayo yung ginawa. Kung sakaling snowball papunta sa Phoenix yun, pasok talaga. Pwede kahit binit muna nila, hindi mo na ginamit ni Snowball. Snowball. Oh, pero si X Nova magsusurvive pa ng bahagya. Nga lang, they're fighting for the first blood. Luna, though, might get this due to that Nature's Grasp. Monet taking Mira. And that first blood that it's atin ng 1x bet na meron nga pong up to 12,000 pesos na book. Welcome bonus. Just use the promo code Kuinig sa may mid. Muntik lang. Muntik lang. Pa-excite. Pero yun nga, no? Isa rin yung sa parang pwede kang mabait, eh. Yung tipong kala nyo kaya yung labanan. Sabay pagdating ng Leech Seed, nag-drop. Ang taas nung money, return sa HP. No, up top. Collapse, might collapse dito ngayon, ha? Good TP by Mira. But then the Fire Spirits na andito. Another one to connect. And yep, he will be burned down. Yun nga lang, tornado for Trent. Traded. Pero mukhang... Kasi Monet, ha? Mainam na. Maano pa dito si Monet? Ay, gumugusto si Monet. Lol, getting a double kill. Andyan din kasi si Void Spirit. They want this Wisdom Rune as well. Pero kailangan natin mag-back ni Monet. Nagtitipiin na nga po itong si Tusk. Ba ito? Si Mir... Si, okay, Tusk. Oh! Ay! Grabe si Monet! Ganda! Pero alam nilang naipit. Kaso nga lang, mga kaibigan. Ayan na nga. Ang sick noon. Alam mo yung nga ba nangyayari yun? Semi-posh ka. Kumuha mo na ng Wisdom eh bago nag-TP sa top lane. Ayun na. Sa dalawang Wisdom to, sa side ng Team Spirit. Tapos napatay pa nila yung carry. Sira dan. Pre-farm pa sa baba. Yun lang. Mahusay na mahusay from Team Spirit. Alam mo naman ito si Meposh kay. Laging lumilista ito ng mga XP. Ayan, tamo. After 7 minutes, level 5 yung Taskar. Ay, sarap. Position 5 to, ha? As boss 5 na Taskar. Pati si Mira, tamo. Level 5 na. Oo, double wisdom eh. 7 minutes. Kahit sabi mo na 0 to siya doon, no? Okay na okay pa rin eh. Pero mga bossing, EMP Tornado. Mukhang madadali na nila to. Out-leveled na nga si X-Nova. Short block in the path once again. That's gonna be his deathbed. Yung nga lang, ito si Monet napapasama na. Itong Aether Remnant, tumama naman kay Invoker but they don't have any vision to check Larl. Miposhka also escaping. He does have the snowball. Pwede no pa to? Way. Para mahabol, mga bossing. Grabe yung ano dun, ginaghostwalk ni Larl, no? Mm. Abang tumatawa kasi Miposhka. Pero hindi rin talaga mamatay. Mayroon pang drinking bodies. May raindrop pa rin si Larl. Wala, nung nakapag-ghostwalk na, alam mong malabo na eh. Nag-regen up na siya pag nakag-ghostwalk. Maganda, maganda. Pero patay yata ito, ha? Alam nilang mag-isa to. Pero yup, may idea. Onslaught out. Napigilan agad. No way to escape JT to fall. Para dito sa Sidon Spirit Snowball. And hindi na kinailangan. That's the last hit of Radahn. 5 and 3. Tornado in. Hindi na pinagpahinga dito ngayon itong G2IG. No mana for Bobo ka but was able to dive out peacefully. Walang manakos kasi yung dive. Wala. HP lang yun. Pero okay na okay yung ginawa na doon na Team Spirit, no? Yung tipong after ng mid lane, dumiretso sa baba, napunish agad yung Primal Beast. Di ka naman masisi yung Primal Beast kung bakit ang ikli ng onslaught. Kailangan niyang i-release agad eh. Oo. Oh. Or else maka-cancel out lang ng Snowball. Tsaka yung mga Bramble, di ba? Yung mga Bramble din doon. Grabe talaga yung Team Spirit, no? Nag-ano, after na 7 minutes, nagtuloy-tuloy yung experience din talaga. Yanda dahil dun sa sequence na ginawa nitong si Miposhka at Rise into the Bramble Maze. Arrow as well. Beautiful place. Team Spirit. TI form. Beautiful ward place. Ah, napag pala sila dun ng wards. Kanina kasi diba kumuha ng experience si Miposhka. Siguro kanina pa yun. Lungkot ito pag Phoenix ka. Level 4 ka pa rin. Level 4 ka pa lang. And hindi naman siya yung sobrang Phoenix game na hindi. Ang safe mo mag-super. Siguro maganda lang, merong control yung teammate mo, di ba? Pero once na-expose ka, isang solar flare lang eh. Kahit sino siya, papalo dito. Oo. Ako po, mga bossing. Tuloy-tuloy na to. Inultihan na ka ito eh. Ulti ka agad immediately. Hindi, sulit ultihan to pag mga ganito. Yung mga level 5 pa lang yung trend. Diba? Alam mong lugi yung support, mas lalo mo pang lulugiin, di ba? Kahit kumita mo naman ng ulti yan, ang laking impact niya kasi parang nagiging ending. Three heroes na kalaban niya.
Mas madedelay kasi talaga yung G2 IG. Tsaka yung may collapse, oh, tignan mo. Dalawang Bracer, so, ano, Sol Ring. Tsaka yung mga ganitong support. Ito yung badly needed yung level 6 yung ultimate. Walang gagawin to. Sobrang laki ng impact kapag walang level 6 yung mga Trent or Phoenix. Oo. Kaya, sinipush ka talaga. Ganyan na talaga lagi ginagawa niya. Pero ang ganda nung ginawa ni Collapse dito, Andrew, nag niya yung creeps ng kalaban para masulit nila yung catapult timing. Tapos yung neutral diba? Din, pinarm niya din, di ba? Oo. Dinoble-doble na. Efficient. Efficient. Dito ngayon itong si Collapse sa kanyang laning 7 and 3. Ibang-iba eh, sa yung kalaban ni Lenons. Hindi magawa ni Miposhko yung ganun eh, yung makakuha ng mga XP rune. Pinapunish ka agad siya eh. Maganda yung draft nila dito eh. Talagang pang-early naman, sasabay talaga. Tsaka hindi siya maiilang kasi nga, nakapambuli si ano eh, si Tusk tsaka si Dark Willow. Sa bottom eh, no? Nadalawahan yung Primal. Alam mo nang ano eh, bosset eh. Grabe naman yun, mga bossing. Now 7 and 3. Solid play from G2IG mula kay Void. And ito nga si Boboka. Ito on the bottom lane, JT spotted. May idea naman dito yung Spirit na dalawa na sa baba. Pero wala silang ibang magagawa. Hindi, baliktad kasi yung smoke nila. Imbless pa bottom. Patap sila eh. Wala ka namang... Tapos na yung objective din eh. Oh, wala ka na magigain doon. Napush naman na yung tower doon sa top. Diba? Wala rin eh. Maganda naman na para magstay yung Spirit sa top lane. Gusto talaga kasi talaga nilang habulin si ano, si Collapse. Masyado silang na tunnel vision. Hindi, nonsense kasi isipin mo kahit mapatay mo si Collapse. Anong magigain yun? Wala naman eh. Wala naman mga tower. Walang ibang objective. Eh kung sa baba ako yung nag-rotate, di ba? Nasurvive pa siguro yung late dito ni JT. Eh lang parang nini-condition nyo dito eh. Pero yun nga, as Rappi have pointed out, kung ang winning condition dito ngayon ng G2IG is yung lane ni JT, at ganito yung nangyayari. Basagan pa. Alam, agagang glitter yan. Hirap mag-primal pag gaganto, agaga yung glitter. As Team Spirit, sobrang saya, sobrang ginawa ng buhay ng cores, even supports actually. Diba? Ibang-iba yung ano, no, playstyle ng Team Spirit pag hindi hero ni Mira yung mga defensive lang. Pag mga ganito, okay na okay sila eh. Ito na, connect na ng connect. Oh. Yeah. Objective after objective, mid lane naman yung next. Pag nakuha pa nila ito, ang hirap kung saan ka magka-farm kung ikaw yung G2IG. Sobrang fluid sa mapa ng Team Spirit. Mo, apat lang to eh. Pagka nag-depend dito yung IG, wala, magtitipin na lang si Radan dito. Kumbaga, clean up na lang ang gagawin niya dito eh. Mismo. So, Void Spirit, hinaharapan na lang ang mga problema. Dive in for Invoker. But Phoenix, looking for the better position para siya yung makapag-supernova. Pero yun nga po, EMP Spear. Drop Ball Spear, no? Wala ka talaga magagawa eh. Pero sila rin nakakatakot yung ginagawa din niya eh. Hindi ko alam ba't siya yung sobrang humaharap ng ganun. Invoker siya. Capable pa rin silang patayin siya. Wala naman silang pang-save aside from Snowball. Pwede siya ma-ano, no? Ma-overgrowth. Kanina, lumalakad doon sa Snowball eh. Buti wala si Primal doon. Siya ma-polterize din. Pero nabing to say, creating the difference. Pwede nga siyang makapambigla. Ito na naman. Liko. Liko. Biglang liko si JT, mga boss. Pwede simulate astral step pa naman. Wala, pinupuko lang kata ni Lyle to. Okay. Hirap. Hirap talaga yan. Mukhang basag na itong mid lane din. Goodbye Chinese team, sabi dito na Renz. Hindi, meron pa naman isa. The big one. The big one. Pagtapos nito, ito kumbaga ano pa lang to eh. Pampainit pa lang sa Team Spirit to eh. Teka lang. Kung matalo ang Beast Coast mamaya sa Aurora. Ay, ang Heroic mamaya sa Aurora. Tapos matalo naman ng Extreme yung... matalo ng Spirit Extreme mamaya. Dalawang Chinese team at dalawang SM at di-delete. Ganun ba yun? Hindi natin sure. Siyempre, di pa rin. Alay, game 1 pa lang din naman. Game 1 pa lang din to. Diba? Malay mo, game 2. Magalit ng G2. Itong game 1 naman talaga medyo ano ka pa dito eh. Hindi ka pa talaga laging sure kung anong magiging outcome ng series. Kasi laging after dito, nagkakaroon na ng adjustment eh. Dick, sabi ko nga pag nagbe-bet ako, pagka game 1, skip mo talaga eh. Kasi game 2 ka magbe-base talaga eh. Dito kasi yung mga biglaan na lason, nangyari. Nilason talaga yung mga game 1. Hindi mo talaga makasahan yun. Lalo na pag playoffs. May ibang nangyari, may ibang nanalo, di ba? Katulad kanina, sa Beast Coast, di ba? Biglang kumabak eh. Ito kasi talaga yung ano, like, nalang, di ba? Ito ang haba ng break nila, mga 2 days, ganun. Ito yung napagpaprepare nila, yung game 1. Yung game 2, hindi mo pa naman alam yun, ganun mangyayari. So for the meantime, Spirit, kita nyo naman, kahit 15-minute mark na, magsastock pa rin talaga, alagang-alaga dito si Radan. And nagtataka tayo, bakit 15 minutes? May Glipnir na yan, tsaka Arcane Boots. Grabe, may Alacrity pa nga ito. May Alacrity pa, going for this Yasha na. Siya pa yung binaf eh, no? Diba? Ayun na, thank you talaga. Pero si Getty, Void Spirit, kumaka na. Pwedeng mapatay naman si Miposhka.
short astral step, they will reveal na merong stacks, pero wala silang way to contest. Hindi, kaya, kailangan nila na to. Kailangan nila invade to. Yung G2YG. Pero uy, muntik nang ibitaw ang Uber Groot. Medyo nakuha na rin nata dito ng Team Spirit. Dalawa na lang eh. Dalawa na lang. Pero at least for G2, hindi sila yung nagiging idol lang na alam nila lamang yung kalaban, mag-iingat lang sila, farm lang muna. Gumagawa pa rin sila ng play para at least ma-recover man kung naman yung nakuha na dito ng Team Spirit. Pinapareact nila yung Team Spirit as much as possible. Hindi, actually, lahat ng mga teams ngayon talagang kahit sabi mong lugi, lumalaban pa rin talaga eh, no? Kaya yung mga comeback, hindi malabo eh. Wala, kailangan talaga nilang gumawa dito ng paraan. Kasi ang hirap na ito eh. Pag yung basag lahat ng tier 1 mo, okay lang eh. At kung may nabasag kayo kahit isang tier 1 lang, may makukuha pa kayong portion ng map sa side ng kalaban. Pero yung ganitong wala, di ba? Buo lahat ng tier 1 ng kalaban mo, tapos kayo wala na. Uy, sakto. Buti may creeps. Kung walang creeps doon, pwede ko mahuli si... ano, si Nothing to Say. Eh, wala din namang mana eh. Eh, walang dagger din si Mars. Ganda rin ang item ni Collapse dito eh. Panghuli lang eh. Di ba, Yules? Yules lang talaga. Tsaka pag primal, maganda rin bumuha ka ng mga Yules eh. Oo, may auto-cancel ka dun sa pulverize. Kahit sabi mo may Bramble kayo, iba pa rin may Yules. Speaking of Yules, going for Yules din si ano dito, Mira. Di ba, mamaya, pang setup din niya sa sarili niya eh. Maganda din kasi talaga. Now, 8-4 G2 IG still trailing dito ngayon sa ating game. Sobrang dami na lang setup na dahil doon sa Yules. Even yung arrow, di ba? Ang dali eh. Pero smoke ha, pangalawang smoke na to sa side ng Team Spirit. Gabi rin kasi yata, ito tingin ko sa mangyari ng Team Spirit. Sulitin nila no. Ito si Kita si Primal. Si Lord, ganisa niya pati na ito. Ganda naman din sa top. Good Tornado, EMP, no mana, spear. Yan ang mga listahan talaga. Binigay pa kay Lord. Diyos ko po, mega kill. Mage Slayer na to ha. Mamaya maya, may mga Witchblade na yan. Talagang kinakapitalize nila yung lead nila ngayon. Alam nila kung gano'n sila kahit eh. Oh no. Pag-egg ba? Talagang, talagang run down. Kahit mag-egg ka dyan, wala na. Grabe nga si Bobo ko, Recta Hex. Ano siya? Spear setup. Huli na naman. Hindi na nga pinagpahinga dito ngayon ng G2 IG. Walang kawala mga bossing. Tornado will miss. Pero patay pa rin. Yung mukha. Astral step up in 16. Aether Remnant will delay, but the spear won't latch onto anyone, onto anything. And yep, he's dead. Kita may drinking body. Sobrang bilis ni Mercy. Bisa bowling. Tapos isa na lang pala yung Astral step. Yung ginamit niya pala pang clear ata siguro. All over. All over the map, no? Dissimulate. Tinagamit niya din. Then, dali lang talaga pumatay pag may mga units ka na. Setup. Setup talaga. Okay. Gusto po, magagana talaga. Ganda ng word nila dito. Hindi pa rin natatanggal ng ano, G2. Same spot. Dito na naman namatay si Primal Beast, mga bossing. Walang kawala. Walang magawa yung G2IG. Ano, tiga mo, aware na aware sila. Nag-TP yan dito yung G2. Pwede sila lumipat ulit sa other side. Alam nilang walang TP. Correct. Yung dalawang hero. Or pwede sila lumaban dito. Pwede. Dahil kita nila to. Yung Luna. Mag-isa lang to. May idea pa sila dito ngayon sa mid. Panta na dito si Monay kahit pa paano. Hindi naman siya yung masyado nagagalaw dito si Monay. Namamatay lang talaga yung mga support eh. Pero sobrang smooth gumalaw ng spirit sa game, ano? Ang sarap nilang panoorin. Eh, yan sabi ko sa'yo, dapat yung mga hero talaga ni Mira, yung pang yung mga ano, aggressive eh. Yung sumasama kay ni Posh ka. Yan. Less errors sila dito, mga boss. Ay na bate. Kakasabi ko lang, less errors. Eh, galit na yan. Nag-init lang si Golems. Sinira lang. Okay. Well, kumahuli mo nga naman si Trent doon, tuloy-tuloy pa din naman kayo eh. Pwede yun, ano, recta jungle ka doon. So triangle, ano? Itatatay nila yung cafe sa garin. Baga, isa ito sa mga chance nila eh. Walang arena, di ba? Wala yung big control na meron yung Team Spirit. Baka magkaroon sila ng chance na manalo sa team fight. Pero tignan mo yung ginawa dito ng Team Spirit. Recta Roshan. Alam nila, pababa yung ano dito eh. G2IG. Walang arena. Kung meron ka naman kasi talagang pupuntahan, yung bottom yun. Gusto mo ma-secure itong tier 1 bottom tower? Pero within the duration, kaya ba nilang patay? Kaya. Solar flare to. Alacrity. Ay, nag-aabang na kasi dito yung G2IG. Malabo, kahit sabi mo mag, ano ko dito, pinskit ka, nandito may Forge Spirit dito eh, naka, tapos ready. Naka-solar flare na din sila, ano. Ayan, okay. Yup. Outbase. Bilis, grabe, parang kakano lang ng camera, tapos na. Ayun na nga mga boss, that's it. Para dito ngayon sa Rosh. First Rosh natin, ano. Kapalit tier 1 sa G2, at least kahit pa paano, yung bottom, pwede lang makontrol. Dito sila mag-play around. Pero, unless mag-push yung Team Spirit, kailangan nila mag-defend. Mapapalis na sa bottom lane. Mahirap yan. For G2IG kasi okay naman yung ginawa nila. Nag-anticipate sila ng play dun sa baba. Thinking na pababa na nga yung Roshan. Pero ang ginawa naman Spirit, di na pinahabot.
sa 20 minute mark. Pero pwede yata mamatay din si Lurl, ha? Pero nakaready naman na yung tornado. Ano ba pang initiate sa kanya? Primal? Void, Void, hindi, Primal Beast, makaka-react siya din. I mean, eh. Yun, si... Lunig mo lagi yun eh. Si Void talaga. Pag may ag si Void. Spirit lang. Pag may ag si Void. Pero Void, going for manta rin natin si Void dito. Wala eh. Dahil sa hero ng Team Spirit, mapamanta ka eh. Pag di ka may Bramble, Cold Snap. Pati yung Spear, di ba? Pang-cancel mo rin sa ano yun. Kapag, hindi ba naman siya masasisi rin? Pare 4 minutes lang pinuho ni Mirana yung manta niya. Manta. Kanina may alakrit eh, no? Maya-maya, meron lang agad manta eh. 16 minutes, kakukuha niya lang naman eh. 15 minutes rather yung ano, clip niya. Pati nga, di pa pumibili na shard dito si Radan eh. Yan, pagka ganyan nata, pagka second item mo, pwede ka na pumili ka agad ni Shira. Pwede okay. Share ulit natin mga kaibigan yung ating stream. Diba? Thank you po sa mga nanonood, ano? Saan mo na to? Shard? Wala pa palang shard yung trend. Si JT, no? Ay, doon siya nakakuha, yung sa Tormentor siya pala. Buti na lang siya yung nakakuha sa Tormentor. Hindi, actually, pwede rin kay Phoenix eh. Tapos, Phoenix naman rin, no? Hindi, yun nga dapat eh, kasi bibili mo yung shard mo para si Phoenix. May sure na shard na kaagad. Diba? Manta na rin yung Invoker. So, safe to say na yung Overgrowth dito eh hindi na ganun ka-impactful, no? Pagdating sa mga core. Wala na. Hindi. Ito rin, magdali na kahit dito ni Lord, no? Nag-manta na lang. Para kay Trent. Trent, yun. Ano sila? Mage Slayer nga dito ngayon si Invoker. Hindi na niya kailangan ng additional damage. Pero, oopsie! Nag-treadmill! Hindi, sa live lang. Sa live lang. Sa kanila yan, sa kanila yan. Kung sa atin, tumigil ang bigla eh. Kanina, pero... naging ganyan din, di ba, JB? Oo. Parang na-stuck ata ng mga 5 minutes, 5 to 10. Babalik po tayo. Antindi mo? Matindi ka, idol. Sabi ko naman sa inyo, under eh! Hey! Anong under? Under ako eh. Ito pa yung prediction ko. Inan ninyo nga kanina. Kaya mo mag-over na nga. Diyos ko naman. Under na nga yan eh. Binigyan ko na nga kayo ng ano eh. Dali na naman. Hey! Ay, nakarap. Huwag na nga kayo magdigit next time. Dapat kasi Sir Mike talaga to eh. Hindi, ang may problema pass, natin, pass. Ano ba to? Posto dun sa mismong game o... Sa mismong game. Sa game yan, kanina rin. Kanina ang game din. Naging ganyan dun eh. Nag-lag din. Okay, okay. So, ibig sabihin... Wala tayo mamimiss out. Wala tayo mamimiss out. Yun naman yung maganda dyan, mga kaibigan. Sinisisi pa ako nito mga to. Kaya nagbe-bet dyan, oh. Mga viewers eh. Utag na yan. Sana magalitan. Kung ako yung nagbe-bet dyan, pwede. Pwede nyo ako sisihin. Eh, kayo nagbe-bet dyan eh. Yeah, yeah. Tama, tama. Basta, tayo, JB. Tinitignan lang natin kung totoo ba. Hindi totoo. Nilapag natin, isa lang, di ba? Tapos, triage lang. Tinignan lang natin kung effective ba. Three baby goats lang naman. Diba? Three baby goats. Okay, okay. So, yun na nga mga boss. Ayun, sabi ni sa Rappi talaga, pinag-Lisa post. Yan, yan, pwede yan. Pinag-Lisa post. Ligo mo lang. Tanggap ko ba yan? Pagkaligo mo, pagbalik mo, kaka-resume pa lang namin. Try mo. Ako, sinisisi ng mga to eh. Sarap ng last 2-0s nito, no? O, yun nga. Road to ano? Road to 4 a.m. Hindi, 4 p.m. Then start na ng ano? Anniversary. Sa ano na lang? Road to anniversary na. Road to anniversary na, pag ganyan. Sabi mo, nagsimula kami alas 4. Natapos kami ng alas 8. Grabe naman, sa 4 hours. 3 games. Alas 12. Yun. 8, 9. Huwag naman sana. Nice one. Bossing. Okay. Ayos na, yun! Ayun, sabi sin eh. Mabilis lang yan. Di ba, mabilis talaga yung post kanina? No, JB? Oh. Mga 15 minutes, yun. Okay. Ito, mabilis lang. Ito, mukhang mukhang mabibilisan na din sila sa pagkuha dito ngayon. Okay, okay. Then, may post kasi, hindi mo rin kasi mapipredict kung saan kung tayong kalaban nun eh. Mapag-decide na rin din agad kung anong plano nila. Ayun nga, dahil nga ang daing pang setup din, ang hirap din. Kapag once na may-use ma-tornado ka, alam mo nang merong susunod. Mamaya, pag nag-astral siya, pwede na lang siya yours. Setup lang. Siguro BKBs na lang muna for J2IG kung gusto nila makapalag. Especially for Luna, no? Bad needed yan. Bad needed. Pero pipe na rin tong si Gulax, oh. Pero speaking of BKB, BKB na rin si Luna. Ito na ata yung chance. Galing din na ginawa ng collapse date, ha? Hindi siya yung nag-BKB. Going for pipe na knowing. Eh, ito lang yung parang way pa lang ng G2. Magkaroon ng comeback sa team fight. Yung mga skills, spell damage nila dito. Kung meron kang pipe,
parang mas mahihirapan pala yung Jito dito. Dito rin siya nag-dagger, no? Nag-duels muna talaga siya. Dalawang bracer siya, eh, no? Anong naging item ng Primal Beast? Ito yung... Blade Mail for BGB. Blade Mail going for BGB. So mahirap pa rin yung initiation nila. Void Spirit pa rin yung parang aasahan mong instant, no? Or si Trent, dagger, di ba? Hindi naman siya bumili ng ano dito, shirt. Di, ayaw mo kasi mag-start ng OG. Ayun lang. Pero kung ganito naman, di ba? Imanta lang eh, no? Kung ganito naman, lugi-lugi kayo. Wala, no choice. Ka. Testing na lang talaga. Iwan ko ba, mga kaibigan? Dami pang kailangan dito ng G2IG. Wala pa nga ganim si Void Spirit. Wala, ultimo si Primal. Yung BGB niya, sobrang layo. Isa rin sa asahan mo siguro eh, magkamali yung Team Spirit. Yung mga ganun. Kung sakaling wala kayong maisip na way, antayin niyo yung mistake. Try nyo na lang i-take advantage. Pero speaking of mistake, parang di natin magkakamali dito. Magkakamali dito yung Team Spirit eh. Pag lumalamang talaga ito na ganito, wala. Hindi ka napapahinga nito eh. Pag gusto mo matalo itong Team Spirit, kailangan ma-50-50 mo ito sa lane. Ito sana talaga yung ano, yung isa sa the best na item ng Void Spirit. Ang ganda nga ng odds dito, sadyang kailangan lang talaga niya magmanta. Dahil sa lineup na rin, yung situation nila ngayon. Yeah. Uy, grabe si Nothing to Say din ah. Meron mga boss, Aray! Nothing to Say. Sakit yan! Aray, wukit. Maglilip pa ba? Sunstrike! Magang kababayan the vision. Pero yun na nga po, BKB naman JT na gamit na para makawala. And as we speak, ay, that's what's happening. Cancelled yung onslaught. JT, can he run away? BKB duration expired. Pero Aegis na wala naman na. Pero Dark Willow will be there to at least hit him for a bit. Ni JT. Luna, gumagawa na lang ng paraan para makabawi kahit pa paano. Hindi, grabe rin talaga yung si Munay. Kahit lugi sila, lagi mayaman yan eh. Alam niya kung saan siya magka-farm. Si Boy mayaman yan eh. Pero okay na yun, no? Although sabi naman tayo na force yung BKB, at least wala naman naging casualty and nagkaroon ng space sa teammates niya para makapag-farm top. Dalawa yan, no? Si Void tsaka si Prime. Tigan. Pero ganda lang item choice ni Collapse dito ngayon. Talagang ano? Teamfight? Teamfight yung teamfight. Oriented? Hindi, ano eh. Kumbaga teamfight tsaka isang setup eh. Hirap talaga lapitan. So mag-clear na lang sila pero Mira! Hard checking this arrow? Primal Beast arrow setup. Meron pang suntok, pwede nang matulog. Night night. That's gonna be the Mirana with Solar Flare free hitting tornado to seal the deal. Okay, nadali naman na dito ngayon itong si Mira. Pero mga boss, nothing to say. Offlane to support. Yun nga, hindi nga open. Ito may ginawa ni Mirana dun, parang hindi niya muna ni normal kasi naka-open yung blade mail. No? Inantay niya muna. Pero pwede siya mamatay pagka pinalo-palo niya. So okay na yan for Team Spirit. Na first nilang mag-react, napauwi nila yung Luna na continuous nag-confirm sa jungle, diba? So lahat nasa base ulit ng G2IG. Pwede nilang abangan ulit to, yung pag may lalabas, doon nila habulin. Yan. Tumalan lang tayo ng bahagya. Up. Medyo nagpapasinings lang. So Aghanim's, 2K pa para dito ngayon kay Witch Spirit bago niya madampot. Pero si Bobo ko, malapit na yung hex niya. Ito yung sagot. Ay, ito na. Pwede to. Ay, yung hex. Kasi ito talaga yung lacking for G2 right now. Yung instant hold, disable. Ay, teka lang. Ayun, hindi disable. Pwede sana kung mauumpisahan nila, pero sila yung inumpisahan dito ng Team Spirit, mga boy. Ang kulit naman eh, ano doon ni Nothing to Say. Alam niya nang nandun yung apat eh. Pakita pa. Nasa etapan siya doon. Masyado siyang cocky thinking na makakawala siya dito ngayon sa Spirit. Ang play safe na ito ni Radan. Hindi, Radan is back na. Yung nonce medyo maasim to eh, no? Talagang ano eh, yung tipong sa bottom lane kasi nagkaroon ng engagement. Hindi siya umangat, illusion lang yung pinadala niya sa top lane. Nag-ancient na lang siya dito. Wala, alam niya, ganun din naman value makukuha ko eh. Pero fastest on this hero yung Vice dito nitong si Bobo ka. So walang shard-shard. Walang shard-shard to, no? Shard-shard. Nagtahan lang. Di pa natin makita yung impact niya yung pagiging first, ano na yan, diba? At nakahabol naman na yung Luna dito sa kanya, which is meron pa rin naman tayong possible option sa side ng G2, diba? Yung Ox din talaga, kailangan hindi na madelay dito sa Nothing to Say. Pwede ba sila makipag-farman eh, G2? Sasabay lang din naman si Luna dyan, yung scaling potential niya, hindi naman nagpa-fall behind si Samirana. So Pike, gusto dito na itong si Invoker. Wala na, medyo nag-play safe na dito yung Team Spirit. Wala rin kasi si Golops eh. Naka-relay na lang talaga sila kay Radan sa push eh. And Invoker as well. And si Radan, mamaya pagka level 20 nito, ay! The dream scenario, meron pang ano mamaya, drinking bodies. Pero wait, Setup na naman.
Wind Spirit, Aether Remnant para dito ngayon kay Ropa. Dark Willow though, tinatapak-tapakan na bigyan ng Drinking Buddies and BKB wasted for JT. That's just the Primal Beast with the Pulverized. If it's arena, goodbye! Paalam kay JT. Hindi ko alam kung ano ginagawa ni JT. Pinipilit niya. Kahit sabi mo naka-BKB, wala. Tatakbo lang yung ano dun, Wind Spirit. Gagamit na ba yung sacrifice? That's what I'm baffled, pero okay, Supernova na binasag lang sa harap yung itlog nila. BKB ni Monet, sabay Eclipse, nilamon lang dito ng mga creeps. Mga kaibigan, talaga naman manlalo pa dito ngayon itong team. Spirit, Terrorize, tumama dito kay Trent, and Trent being chased. Shard block right there, prolonging his life, pero still he bound to go down. Snowball right there, Collapse dominating. Masyado na malalim yung Team Spirit, pero J2IG walang pambato. At mukhang keto na nga, mga kaibigan, possible na ba sa GG2? The Dutch Bay overgrowth ng Snowball? Snowballs. Lang. The Snowballs. Nahuli pa si Idol. Oh! Arrow from Radahn. Grabe, sa span ng 1 minute, nahubos yung G2IG. Gravity. Nakikita mo naman yung attempt ni Phoenix, di ba? In-X niya, tapos nag-X ka. So, parang, ano yun, nakapag-BKB pa eh. Ano yun, walang naging follow-up. Inaantay ko yung Void Spirit. Ang layo niya ata ng time na yun. Ang ganda ng attempt, actually, ni Boboka. Yung dive, Hex, then Supernova sa harapan. Oh. Alam niyang wala pang ata as long as nakakontrol yung Mirana. Pero wala yung naging follow-up disable. Yung Void Spirit, yung Aether Remnant sana, yung inaantay ng time na yun. Aether Remnant patay. Makamatay si Radahn eh. Naano rin natin na drinking bodies ni Miposha, kaya medyo umurong. Yeah. Tignan natin. Saan ba yung Void Spirit ng time na yun? Parang wala kasing kumunik sa kanya talaga. And then, layo na ito. Ito yung nag-BKB. Hindi, ano yan. Mag-team 5 pen mamaya. After nito. Ito yung namatay na ultihan dito si JT. Pero yun, masyado na nga ito malayo. Sobrang lalim yan. Ay, wala silang... After nito... Ah, nag-initiate muli dito yung ano eh. Itong... Yung Spirit. Doon nyo naman lang si Primal Beast. Wait up. Na-drinking body sa ato to eh. Ay, hindi nakapag-BKB lang talaga. Wala yung Void Spirit. Nag-lipner siya. Na-hold. Ang ganda sana ng attempt nila. Pwede na mabigla. Hindi rin nakapwesto doon si Miposhka para din sa save. Oo. Pero hindi pa rin nag-call ng GG dito ngayon ng G2RG. Ito Dutch. Ayun, na-touch nga. The snowball play. Ano lang, binitaw na din talaga ni Trent kasi yung bago siya mamatay. Wala rin siyang buyback. Hindi, ang gusto niya mangyari, 45, tapos yun niya, overgrowth. Parang, di ba, para ma-preheat. Sulit. Ito na yung 20 talent. Ayan na. And, grabe. Umuukit na yan. Napalingkin na dito si Radahn. Eh, yun na yung parang papatay sa kanya, yung Hex. Hex, ayun na naman talaga. Mabibigla siya ng disable. Ultimo si Mira dito, napa, ano na rin, napa-lifesteal. Tsaka hindi niya, ano eh, para i-rush yung... tawag ito yung mga crystals kasi nga ang aga niya nag 20 may critical pa rin siya eh. Evident nag dip pa tornado Miposhka anyway kita na dito ngayon si Trent but they have to be very careful. Ilan tayo dito? 38 over no? 39 ilan minuto pa? Binaligtad lang naman natin yun sir. So yun direct yung replay natin ano atin ng Predator. Yeah. Galit na ako. Galit ka na. Ito na yan. Ito na yung moment mo. Galit na yung prediction ko. Kaya nga, ano yun. Ito mo, tinansya lang natin. 3H lang, di ba? Tapos pag naglagay ako doon, ayun, doon nag-over. Hindi. Pag yung mga galit ng series, feeling ko, moment mo na ito. Yung mga madaling, ano yun. Lagyan. Yan. Yun na yan. Pag yung mga ganong SASA, talagang pangonto talaga sa'yo. Oo. Pangkontrahan, ano? Ang hirap kasi doon, eh, no? Okay, mga boss. So look at that. Uy, nagyayari na nga. So si Mirana dito ngayon. Grabe, linkin na to. Si ay. Wala eh, full pack na dito ngayon si Mirana eh. Boosted pa nga nung drinking bodies. Dito na mag-ano, mag-shine yung hero dito ng Team Spirit. Yep. Magsabang yaman ng Mirana nyo. Kumaharap sa inyo, Mirana, may Aegis, may Lincolns. Paano mo gagawin? Pinapanood lang mawarak yung racks. Ito, lilikod sila. Pwede yata ito. Laro dito ngayon si JT. Ba't naka-react si Mars? Nahuli yung si Primal. Ayun na nga. Kalaboson trip ni JT, mga bossing. Wala. Binasagan lang sila. Basag yung trip ng G2IG. Ano ba patagad na ng Lincolns? Lucent? Okay. Wala. Pagka... Aganims. Competed. Basta silent si Mirana. Meron tong Aegis, pero mga bossing tatalo ba si JT? Wala, gusto lang talaga nila yung Rax drinking bodies boost again. Kompleto sa buff yung Mirana dito, yun. Hindi na uubusan lahat. May Chris. Pero JT. Ay, Lakrit eh.
naghihintay lang sila ng tamang timing, mauhuli ba Lincoln, natanggal sabay takas lang dito nitong si Void Spirit. Arrow will be missing, pero Mirana will be destroying. La-life steal lang to eh. Ah, lang, place it lang. Sa bot, sa top sila mag-a-player. Ito may crystallis na. Okay. Okay, lahat na. Lahat na sa'yo na. Harap. Parang mo lahat. Grabe yun, oh. 804. Ilang gold niyan? Ganda rin ang neutral item niya, oh. Armor, no? Mm. Para additional Defiant armor. Shell. Defiant shield. Armor stats yan, eh. Ayun yung masarap sa mga universal hero, oh. Eh. Ay! Nabalap, oh! Poly ka ba yan? Ilaan to kata? Si Easy yun. Ay, si Easy ba yan? Hindi, wala. Todo sundot pa din, well, no? Kita mo dying na si, ano, si Trent. Nagsasalita na ako. Wala, diretso pa rin yung atake. Ladamay mas Easy, no? Kaya na, labas ako dyan. Pero ito na, mga kaibigan, dinagiran sinapak, nakapag-terrorize, wasak! Ay, wala nagawa dito ngayon si Luna, auto-buyback talaga, pero yun nga pong itlog na nilabas, pinatago na lang agad! Arena, ipit, warak, wasag, biyak, lahat na, G2IG, nasisiraan na ng bayat dito sa ating game number 1, GG called already. Nakita mo yung mga normal, nakita mo yung mga normal, grabe, sobrang dami si Phoenix, yung nag-egg, nawala ka agad, 1 seconds. Outplayed, outdrop, lahat. Ala talagang ano, nabigla siya sa spirit. Damirana kasi, nakalabas din kasi talaga yung isa sa mga broken in a way na carries dito. Tapos si Radan pa papagamitin. Almost effective carry, yes. Hindi, sa ano pa lang, yung 7 minutes pa lang, alam na natin lalamang na dito talaga yung Team Spirit. Eh, tsaka yung mga item nila, yung mga use, diba? Yan. After nung 7 minutes, diba, nakuhaan sila, nag-playeran na sa bottom yung ano dito, yung Team Spirit. Hindi na, kumbaga, inaraw-araw nila dito yung Primal. Oh, tama ang bet na Rappi. Eto na. Eto na siguro okay. Yun. Sige. Diba? Lahat ng bet mo ngayong series, susundan natin. Sige, wala problema yan. Okay, kasi kinontra namin eh, testing the water. Talo na kayo, syempre ako talaga magbe-bet niyan. Oo, tama. Oh, sige, oh. Ikaw maglapag ngayon. Oh. Under pa rin, Direk. Okay. Under pa rin yan, under pa rin yan. Ilan ba? 39, wala ba? 39? Meron. Under the sun, 38, para medyo maganda-ganda yung odds. Sige, okay. Sige, lahat yan ha. Lahat ng bet na rapi. Hindi namin siya gagalawin. Sige. Oh, okay. Alam problema yan. Under daw, under. Under lang, under. Hindi, kasi syempre, pagka ano ka dyan, going to extreme, syempre gusto mo tapusin na kagad to eh. Para medyo pahinga. Makapagpahinga ka na. Ano pa? May dalawa ka pa. Ano pa? Mamaya na, pag after ng drop. Okay, sige. Gusto ko. Titignan muna. Seryoso. Malapit na to. Okay, galit na. Galit na nga si parang Idol Nostra, Rappi. Parang Nostra lang yan eh, di ba? Ito na yung time ko eh. Okay. So sige, mga boss, ito nga po, habol na din kayo ng inyong mga ano diyan, mga lapag sa mga markets, and screenshot nyo na tapos lagay nyo na doon sa ating group chat para makasali doon sa pag-giveaway ng 1xbet. Again, meron tayong pabonus up to 12,000 pesos, just use the promo code KOYENEK, all caps. Ayan, ganyan lang kadali, makasali sa group chat at makasali sa pag-giveaway. Pero bago lahat, silipin natin ang ating match MVP. Radan. Mira Bandroot, man. Sa bagay, mga disabled naman kasi dalawang, talaga palo eh. Dalawang support. Ang ganda ng galaw nila. Fluid actually, talaga. Si Radan, nag-farm na naman talaga. Pre-farm kasi sa ginagawa ng teammates niya eh. Sadyang ano lang, nabuboost niya lang din with the solar flare. Huwag lang lalabas si Tinkerino, Cappuccino. Tinkerino. Uy, boss! Shout out! Kamusta? Welcome! Sakto, umabot ka sa pag-game 3 na serie. Yep. So yun lang mga kaibigan, magbabalik for the game number 2, dyan lang kayo. Gayong alas. Dito ko lang! Grabe naman to! Oh my God! Beautiful Dota mga kaibigan! Two-time TI champion, Team Spirit! Grabe!